Ang question ngayong araw ay, ano ang dalawang uri ng tambalang salita? Ang tambalang salita ay ang pagsasama ng dalawang payak na salita upang makabuo ng bagong salitang nagtataglay ng panibagong kahulugan. May dalawang uri ito. Una, ang tambalang ganap. Ito ay ang pagsasama ng dalawang magkaibang salita na nagkakaroon ng bagong kahulugan ang salitang nabuo. Ang mga sumusunod ay ang mga halimbawa nito. Bahag at hari. Bahag, hari. Balat at sibuyas. Balat, sibuyas. Tumba at preso. Tumbang, preso. Sira at plaka. Sirang, plaka. Puso at mamon. Pusong, mamon. Boses at ipis. Boses, ipis. Kapit at bisig. Kapit, bisig. Bukas at palad. Bukas, palad. Hanap at buhay. Hanap, buhay. Mata at lawin. Matang, lawin. Ang isa pang uri ay ang tambalang di ganap. Nananatili ang kahulugan ng dalawang salitang pinagsama. Mga halimbawa: silid at tulugan. Silid, tulugan. Puno at kahoy. Punong, kahoy. Bahay at kubo. Bahay, kubo. Silid at aklatan. Silid, aklatan. Hapag at kainan. Hapag, kainan. Tubig at alat. Tubig, alat. Balik at eskwela. Balik, eskwela. Tabi at dagat. Tabing, dagat.